Guys, magandang araw. Ngayong araw lang ito ay may saglit akong ipapaliwanag sa inyo tungkol sa ginawa kong video tungkol sa tamang pagpapark ng automatic o CVT transmission ng isang sasakyan. Kasi may nagtanong sa akin, sabi niya, ang tinanong niya, paano daw ba ang tamang pagpapark ng automatic or CVT transmission ng isang sasakyan? Ngayon, sinend ko sa kanya yung video, pinanood niya, at nagsabi siya, ang reply niya, sir, mali yung tinuro mo kasi spare manual, dapat lagay na sa park, tsaka handbrake. Wala nang pakimi-kimi pa na neutral, brake, ganyan-ganyan, kung etc. Sabi ko, okay, sige, accepted. Kung mali man, kasi wala talaga sa manual yon. Ang nasa manual kasi, pagkalagay mo sa park, diba, napakasampayan, pagkalagay mo sa park, handbrake, okay na yun. Tama naman yun. Pero kasi, hindi lang yung kasi, kaya sinare ko yun. Dahil sa experience ko bilang mekaniko, medyo matagal na rin ako nagme-mekaniko. Ngayon, may nagawa akong Lancer Sedia. Ang problema is nag-stuck yung shift lever sa park. Hindi niya mailipat from park to reverse drive. Hindi niya mailipat kahit anong gawin niya. Kasi nag-stuck up yung park pole. Yung park pole nasa loob ng transmission niya, mga kapatid. Since na ang parking niya ng bahay nila is uphill, ang laging ugali niya ang pagpapark, inobserbahan ko paano siya magpark. Sabi ko, sige nga, pakita mo ako paano ka magpark ng sasakyan. Kasi, pag nagpapark siya, sinusunod niya yung standard. Yes, tama, wala namang problema dun eh. Kaya lang kasi, kung sinusunod niya yung ganong standard, sana nilalagyan niya ng kalso. Yung gulong, chuck, kung tawagin sa English. Kasi, kahit sabihin mo na may handbrake, nakapark, kapag ka hindi mo agad nagagamit yung sumba, natingga yung sasakyan sa parking, may possibility na medyo mag-move yan. Lalo't uphill or downhill lang yung parking. Nasa manual yan, mga kapatid, nakalagay na if necessary, maglagay ka ng kalso. So ito, ganito yung tinuro ko kasi. Ito, so ang tinuro ko sa kanya, ayan, since na uphill to, ayan, sakto uphill yung lugar natin. Nasa kabundukan ako ngayon eh. Andito tayo sa may malapit sa KBang Tunnel sa Cavite. So ngayon, ito, share ko lang sa inyo. Ngayon, ang turo ko sa kanya, ayan, from drive, ayan, halimbawa, naka-drive, magpa-park na ako, sabi ko sa kanya, lagay mo sa neutral, release muna natin, ulitin, take 2, naka-drive, ayan, lagay mo sa neutral, handbrake mo, mas release mo yung preno, ayan, ayan, hayaan mo yung parking brake ang mag-hold sa bigat ng sasakyan, tapos lagay mo sa park, tapos lagay ka ng kalso, ayan, yun ang turo ko sa kanya. Ngayon, sabi niya, sir, mali yan. Hindi yan tama. Okay, sige, accepted. Hindi. Wala kasi sa manual yan eh. Ang nasa manual kasi, mga kapatid, ganito. Ayan. Ang pa-disclaimer lang, ang mga bagong sasakyan ngayon, basta nilagay mo sa park, automatic mag-engage yung parking brake. Pero pagka hand lever, yung iyong parking brake, yun, medyo hindi siya ganun. Hindi siya nag-automatic. Tingnan mo, pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Nagyan sa park, ayan, automatic siya, hindi ko ginagalaw pero umilaw yung parking brake niya. Yun ang kaganda sa mga modelo. So ganito yung, ganito kasi yung standard. Ayan, nasa manual, sa owner's manual. Bawa, magpapark ka na, ayan, naka-drive, nakaapa ka sa preno, syempre. Basta nilagay mo yan, tapos batake mo yung handbrake mo. Ayan, yan yung standard talaga. Tama yan, wala akong tutol dyan. Nasa manual yan eh. Ayan, yung tinuturo ko sa kanya na may procedure na neutral, sorry. Ito yung procedure na tinuro ko sa kanya. Neutral, handbrake, bitaw sa preno, park. Yan, tinatawanan pa ako dahil mali daw. Sir, pasensya na po. Kasi sinare ko yung experience ko. Dahil may nagawa na akong sasakyan, hindi lang isa. Nakakalima na rin siguro ako mga ganyan problema. Na ang hirap ilipat, kahit naka-handbrake, naka-apak sa preno, ang hirap ilipat nung park, yung shift lever, from park to reverse. Kasi kumagat na yung park pole sa loob ng transmission. Kasi hindi siya naglalagay ng kalso. Kaya sinabi ko sa kanyang procedure, ganito, neutral, park, yan. Pag sinabi park, o kaya yung hand lever, tapos bitaw sa preno, tsaka lagay sa park, tapos maglagay ka ng kalso. Para sure na, yung bigat ng sasakyan, si parking brake at si chuck, yung kalso, ang hawak. Para pag kinabukasan, hindi ka mahihirapang ilipat. Ganun yung tinuro ko sa kanya. Now, ito yung nasa manual, mga kapatid. Ayan, parking on uphill slope. Ayan. Turn the front wheels away from the curb and move the vehicle back until the curb side
wheel gently touches the curb. Yung curb, ano ba yung curb? Yung sinasabi na parang mga gutter, kung tama ako. Yan. So sabi, on vehicles equipped with MT or manual transmission, yan, apply the parking brake and place the gear shift lever into the first position. Sabihin, apply muna yung parking brake, hilahin mo yung handbrake, tapos i-gear shift mo sa first, sa primera. Yeah, pagpatay mo ng makina, syempre. Pagpatay mo yung makina, tsaka mo kalagay sa cambio yung primera. Sa on vehicles equipped with automatic transmission, apply the parking brake and place the selector lever into the park. Yan. Apply the parking brake, place the selector lever. Yan. Ayan, no, tinan mo. On vehicles equipped with automatic, sabi. Ayan. Ano ba sabi? Apply the parking brake. Bawa, from drive. Sundin natin yan sa manual. Ayan. Apply the parking brake. Bawa, nasa drive tayo. Ayan, naka-D. Ayan. Apply the parking brake. And place the selector. Ayan, and place the selector lever into the park position. Apply parking brake. Ayan. And place the selector lever into the park position. Yun. Ayan. Ganito daw. Ganito yung sabi ni ano, manual. Ayan. Apply the parking brake. And place the park position. Ayan. Ganun kasimple mga kapatid. Pero may nakalagay. Ayan o. If necessary, apply chucks to wheels. Kalso. Ibig sabihin, si manual hindi pa rin nagtitiwala sa parking brake tsaka sa park pole. Kaya sabi na, if necessary, apply chucks to wheels. Ibig sabihin, kung kinakailangan, maglagay ka pa rin ng kalso, siguro, ang ibig sabihin yan, kapag sobrang tarik ng parking mo, kaya maglagay ka niyan. Kasi may possibility nga na umatras pa rin o mabante yung isasakyan, depende sa slope ng iyong parking garage. Same sa downhill, ganyan din, apply chucks to wheels. Kasi nga, kapag ka sobrang tarik ng parking mo, may possibility pa rin na umatras o umabante ang iyong sasakyan kahit naka-handbrake, kahit nakalagay sa park. Kasi ang mangyayari dyan, sa case ng nagawa ko na Lancer Sedia, yun, hindi niya mailipat yung shift lever kahit ang ginagawa niyang pagpapark ay standard kasi hindi siya naglalagay ng kalso. Kaya tinuro ko sa kanyang procedure na tinawanan niya, ang tinuro ko sa kanya, neutral, handbrake, park. Yun ang tinuro ko sa kanya. Pero sabi ko, walang problema. Hindi naman ako yung mahihirapan. Ikaw naman eh. So ayun mga kapatid. So ito may note lang si owner's manual. Ayan o, sabi niya. If your vehicle is equipped with automatic transmission, be sure to apply the parking brake before moving the selector lever to the P. No, park position. Ayan. Kasi nga, hayaan niya munang si parking brake ang mag-hold sa sasakyan. Kagaya yung sinabi sa note ng owner's manual, bawa naka-drive, ulitin natin. Select muna yung parking brake. Ayan. Apply parking brake. Then, tsaka mo ilalagay sa park position. Yun. Kasi ang sabi pa ni owner's manual, ayan. If your vehicle is equipped with automatic transmission, be sure to apply the parking brake before moving the selector lever to P or park position. Yun, mag-parking brake ka muna bago ilagay sa park position. If you move selector lever to park to the P or park position before applying the parking brake, sabi niya, if you move selector lever to the P or park position, galing ka sa biyahe, halimbawa, nauna ito, tapos tsaka ka nag-parking brake, halimbawa, ayun ang sabi niya. Yun ang sinasabi dito ni owner's manual, ayan. Yeah. If you move selector lever to the P park position before applying parking brake, it may be difficult to disengage selector lever from the P or park position when next you drive the vehicle, requiring application of a strong force the selector lever to move the park or P position. Yun yung sinasabi ko, it may be difficult to disengage selector lever. Mahihirapan kang i-disengage sa susunod mong biyahe kasi yung bigat na sasakyan, si park pole ang may hawak.
Ayan mga kapatid, hindi na dapat pagtalunan yan kasi nasa owner's manual yan. So kung susundin mo yung nasa owner's manual, mas mabuti. Kung yung tinatawanan niyo yung aking procedure, wala namang problema. Hindi ko naman sasakyan yan eh. Tinuturo ko lang kung ano yung na-experience ko na tama. Kaya kung ako sa inyo, basa-basahin nyo rin yung owner's manual ninyo mga kapatid. Okay? Don't forget mo to subscribe. Ayan. Share. At kung may comment o may mali man akong sinabi sa aking pagbabasa, bahala na po kayo. Thank you very much and God bless po.